What's up mga bro, it's me again, Red Moto, and welcome back to my channel, no? So ilang araw na lang, Pasko na, and I think it's the right time para bumili ng bagong motor, no? And kung isa sa kinoconsider nyo or isa sa pinapangarap nyong motor ay ang Raider 150, eh linatsamahan nyo akong silipin yung mga bagong color variants ng Suzuki Raider 150 Fi para sa taong 2024. So guys, without further ado, let's go! So guys, andito tayo ngayon sa official website ng Suzuki Philippines. And dito kasi natin makikita yung mga latest colors and models ng mga motor ng Suzuki. So ito yung Raider R150 Fi na 2024 model. Meron tayong dalawang variant, no? Which is ito yung Rugged Edition sa kaliwa, and sa kanan naman is yung Sport Edition. So nakikita kong pinagkaiba nila. Dito sa Sport Edition, makikita pa rin natin yung R150 na decals, no? Katulad nung sa mga naunang model, ang bago lang sa kanya is yung colorway, no? Yung pagka-arrange ng kulay. Tapos, eto, yung decals na dito sa may side fairings. Ayan, makikita natin dyan na nagbago rin siya, no? Hindi na siya katulad nung sa mga naunang model ng Raider Fi. Dito naman sa kabila, yung Rugged Edition, mas malaki na yung changes, no? Mula na yung R150 na decals, which is malaking pagbabago yun, no? For me, kasi nasanay lang ako sa mga stock na Raider Fi na nakalagay dito yung R150. Pero sa kanya, wala, no? Hindi na nakalagay yung R150, which is okay naman. Tignan nyo yung design niya. Yung pagbe-blend ng tatlong colors is maganda tignan. And dito nakalagay yung liquid gold and yung iba pa. So yun yung major na pinagkaiba niya, no? Dito naman sa side fairings na dito, yung decals niya dyan, iba rin dun sa Sport Edition. Ayun, no? Magkaiba sila, diba? So tignan natin yung iba pang available na colorways na pwede nyo pagpilihan, no? Ito pala guys, yung price niya is nagkakalaga pa rin ng 119,900 pesos. So yun yung SRP niya, no? It may vary depende kung saan kayo kasang kukuha. Pero yung SRP niya based dito sa website is 119,900 pesos or 120,000, no? Pag na-round off. Sa specs, wala pa rin naman siya pinagbago. Taon-taon naman, hindi naman nagbabago yung specifications ng Raider Fi, ano? Ganun at ganun pa rin. Yung power, yung torque, engine specs, bore stroke, engine displacement, and yung iba pa. Talagang kulay sa decals lang yung nagbabago kay Raider Fi taon-taon. Guys, ito yung maganda dito sa website ng Suzuki, oh. Meron siyang 360 viewer. Para pwede nating makita yung iba't ibang angulo nung motor na tinitignan natin. Ito, nakalagay din sa baba yung mga color variants na pwede nating pagpilian. So simulan natin dito sa pinakauna. Ang tawag dito is the Metallic Matte Stellar Blue. And ito yung itsura niya guys. Gusin lang natin. Yan. Itong colorway na to guys, parang bago siya sa mata ko. Kasi kung titignan nyo, di ba? Pag nakita mo siya sa daan, ma-distinguish mo siya kagad na bagong model ng Raider Fi. Kasi parang wala pa akong nakitang ganitong kulay before. Ang kalapit sa kulay niya is yung ash blue sa mga naunang model, no? Not sure pala ako kung ash blue yung tawag doon. Iba na yung pagka-blue niya, eh. Tapos yung mags niya parang kulay gold or orange na kagaya nung sa carb, guys. So kung gusto niyo yung ganung colorway, no? Perfect para sa inyo. Yung combination ng gold, matte blue, saka black, ang angas tignan, di ba? Tapos, kabilang siya sa Rugged Edition. Kaya isa pang factor yon kung bakit bagong-bago siya sa paningin. Kasi nga, wala na yung R150 dito. Zoom natin ng konti. Nandito pa rin yung ibang decals. And dito makikita natin yung... Ah, yung decals niya parang kawig lang nun sa mga nauna ring model. Nandito sa gilid, no? So next naman natin is yung ito. Ito yung kulay na red gidlat, eh. Yan. So guys, ito na yung bagong kulay ng Candy Matte Bordeaux Red. Same combination pa rin ng colors, which is yung matte Bordeaux Red, gray saka black. And sa decals, ito, Rugged Edition siya, no? Wala na yung R150 dito. Ang ganda na ito, nung gilid niya. Sa ulo, kulay red yung visor niya. And kulay black naman yung pinaka-head niya. So yun lang, nag-iba-iba lang din yung combination ng kulay. I mean, same combination ng colors. Nag-iba-iba lang yung pagkaka-arrange ng kulay. Si Red Kidlat 2022 model, and ang kulay niya is... Ito yung red, yung ulo. Tapos, black naman yung visor. Nung 2023 model naman ng Raider Fi, alam ko all red to. Matte red siya lahat. So ikot din natin siya ng 360. Ayan yung tura niya guys. Gusto ko yung combination ng kulay dito sa gilid. Matte red, black, saka gray. So ayan, the Candy Matte Bordeaux Red. So next naman is yung last sa Rugged Edition. The Metallic Matte Fibroin. Ay, hindi ko alam basa dito guys. Search ko muna. Fibroin. So next naman natin is itong Metallic Matte Fibroin Gray. And yung tura niya. Ito guys, maganda. Isa rin to sa bago sa paningin. No? Included din siya sa Rugged Edition, which is ayan. Yung decals, walang R150. Tignan nyo yung pagka-gray niya guys, oh. Ang ganda ng pagka-matte gray niya. Para siyang light gray. Tapos yung combination pa nung light gray, black, saka blue. Tapos tignan nyo dito yung pagka-fade ng blue. Kitang-kita mo, oh.
dito sa decals, 'di ba? Iba yung dating ng ano eh, no? Blue na mags, parang pang racetrack yung motor. So siguro sa papel niya is gray to, hindi na siya blue. Kasi alam ko yung metallic blue, ano eh, blue yung major na color niya. Ito naman, gray with touch of blue. Angas na ito, guys. And then yung tsura niya, ikutan natin. Sheesh. Tapos tignan nyo dito, meron din pala siyang blue. Meron din ba yung kanina? Tignan na natin. Ah, meron din. Dito naman. Ah, ito. Meron. Ang meron na. Dito ang angas talaga ng pagkaka-combination ng kulay niya. Black yung ulo niya, tapos gray yung visor. Ito wala, parang wala pa ako nakikitang ganito na combination eh, sa mga naunang model. Gray yung visor. Pag nakita mo siya sa daan, masasabi mo talaga na bagong model siya ng Raider FI. So next naman natin is itong Titan Black. Ang walang kupas na Titan Black. Isa rin to sa pinaka mabentang kulay ng Raider FI, no? Kasi madaling bagayan ng outfit, madaling bagayan ng helmet. Kumbaga, black saka white, yun, yung dalawa. Kaya parang tingin ko siya yung pinaka madalas ko nakikita sa daan. Actually, before nung bibili, namimili ako, Titan Black din yung gusto ko. Kaya lang, marami ako nakikita sa daan na Titan Black. Kaya nag-iba naman ako. And this is the itsura ng Titan Black para sa 2024. So kung itatabi natin siya sa mga naunang Titan Black, almost same-same pa rin eh, no? Kasi nandun pa rin yung R150. By the way, ano pala siya, no? Sport Edition. Pinaka nakikita kong difference niya dun sa 2023 model ng Titan Black, nabawasan na yung pagka, ano niya, gray. Mas naging matingkad yung pagka-black niya. Kasi ito, naging solid black na yung pinaka-fairings niya. And with touch na lang ng red. Tapos yung mga fonts is naka-color gray. Mas mukha na siyang Titan Black ngayon. Kasi yung mga Titan Black before, black pa rin naman, pero balance yung kulay nung black, red, saka gray. Pero dito, more on black na siya. Tapos with touch na lang ng gray. And yung pinagkaiba sa fairings, andito yung mga specifications. Tapos red mags, kagaya pa rin nung 2023. Wala talagang tapon sa Titan Black, guys. Every year, Titan Black ni Raider FI, solid lahat. So next and last but not the least, the Pearl Bright Ivory, or yung Ivory White na tinatawag natin dati. And ito yung itsura niya. Sa mga naunang model, 22 pababa, ang combination niya is white, black, and red. Pero simula nung 2023, no, ito na, white, gold. Which is ang ganda nung combination. Pero dito sa 2024 model, parang wala siya masyadong pinagkaiba dun sa 2023 model. Ito lang, yung banda rito. Ito, meron na tayong gold dito. Gold o orange. Tapos yung font, medyo nag-iba rin yung kulay. Minimal lang yung changes sa Pearl Bright Ivory White. Sport Edition din siya, no? Ito isa rin to sa pinaka nagagandaan ako. Kasi yung combination ng black white, syempre, nandun. Kahit anong kulay yung ipartner mo sa kanila, solid. Wala naman siya masyadong pinagkaiba dun sa 2023. Konting touches lang ng kulay and ayun na. So yun, for the year 2024, we have 5 colorways or color variants ng Raider 150 FI na pwedeng pagpilian. And kung ako ang bibili, kung ako yung bibili ngayon, guys, I think ito talaga yung pinaka gusto ko. The Metallic Matte Fibroin Gray. Kasi talagang solid yung kulay niya. Ewan ko kung ako lang ah. Pero ang sarap niyang tignan for me. So I think that's all, no? Ayun na yung limang kulay na pwede natin pagpilian. Kung nagbabala kayong bumili ng Raider FI, we have the Metallic Matte Stellar Blue, Candy Matte Bordeaux Red, Metallic Matte Fibroin Gray, Titan Black, and Pearl Bright Ivory White. So yun lang, guys. That is it for this video, no? And sana nagustuhan niyo itong video na to. And kung oo, please hit the like button, mag-comment, and subscribe sa channel natin kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. So yun lang. Thank you all for watching. God bless sa inyo lahat. Advance Merry Christmas, everyone. Bye-bye!